This is Pao Manalang and welcome back to my channel. So for today's video, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng mga hair clip gamit ang resin. So ready na ba kayo? Nagtali na ako ng hair. Ayan. At sinuot ko na rin ang aking face shield at ang aking mask. So pwede din namang iba tulad ng ganito. Goggles. Basta suotin nyo yung pang-protekta sa inyong face. Tapos, sa mask, dapat respirator para mas nafi-filter yung air, ha? Hindi kasi maganda sa lungs natin yung resin na may inhale nyo. Excited na ba kayo na matutunan ang gagawin natin? So, excited na rin ako magturo sa inyo. Kaya, let's start! Pinakauna kong ginagawa is mag-prepare ng mga molds na gagamitin ko. So, for today, hair clips muna tayo. Nabili ko lahat ito sa Shopee, so pili na lang kayo at hanap na lang kayo kung anong molds yung gusto nyo na i-design. Gagamit tayo ng measuring cup or mixing cup para sa pag-mix ng resin at ng hardener. At syempre, kailangan natin ng stirrer para sa ating mixing cup. Pwede din naman yung wood na pang-mix. Tulad nito, popsicle stick or something. At syempre, hindi mawawala yung mga pang-design natin. For me, itong mga dried flowers, yung mga ginagamit ko yung hindi pressed para mukha talagang natural. To protect our hands, gloves. So ako, nagdo-double gloves ako, minsan tatlo siya. Para kapag halimbawa, nadumihan o kaya nalagyan ng resin yung gloves, hindi ako makahawak ng ibang bagay na may resin yung gloves ko. So, tatanggalin ko na siya. So, may extra gloves pa rin yung kamay ko. Using the measuring cup, ganito yung sa akin, i-place nyo na siya sa inyong weighing scale. So, i-press nyo lang yung on and then makikita nyo kung ilang grams yung nandoon sa measuring cup ninyo. Then, i-press nyo na yung letter T or tear para mag-back to zero siya. So, ang first na nilalagay ko sa ating mixing cup is yung A, which is yung resin epoxy na tinatawag. So, ito, ang first na gagawin ko is yung 20 grams muna. For me, hindi ako gumagawa ng mga mix na sobrang dami niyang grams. Usually, nag-start ako sa 20 grams sa resin epoxy. Yun. Kasi kapag sobrang dami ng ginawa ko, tapos hindi ko siya agad nalagay sa mold, titigas lang siya. So, masasayang yung resin. Ang mahal-mahal pa man din nito. So, ayan. 20 grams na siya. So, i-close lang agad yung letter A na bote, and then kunin nyo na yung letter B na bote, which is the hardener. So, ito yung ipapang-mix natin dito sa epoxy. So, click nyo lang yung T hanggang maging zero siya ulit na grams. Hanggat hindi siya nagiging zero, huwag nyo tigilan. So, pindutin nyo lang yung T. Yan. Dahil sa mix ko is 2:1, so 20 grams kanina yung epoxy, gagawin ko naman dito sa hardener is 10 grams. So inuubos ko lang yung mga bote na, mga laman ng bote na to, and meron pa naman akong another bottles for this one. So B ulit hanggang ma-achieve ko yung 10 grams. May mga times na sumusobra kayo sa grams. Pero okay lang naman yun kung point something lang. Pero yung sobrang malaki na yung difference nila, ayun lang. Dapat sobrang careful kayo sa pag-pour ng resin. Yung iba, ginagamit nila pump para medyo nakokontrol nila yung paglabas ng liquid doon sa bote. So, pwede din nyo i-try yun. Then, pwede na natin silang i-mix together. So, sa pag-mix, dapat sobrang bagal para hindi siya magka-bubbles tulad nito. Yan, nakikita nyo ba? May bubbles siya. Ibig sabihin, sobrang bilis ng pag-mix ko. So, paano ba ito may iwasan? Dapat mabagal na pag-mix. And also, pwede nyo gamitin yung torch nyo, or yung lighter nyo, or yung match nyo para mawala yung bubbles. Pero ako, gumagamit ako ng heat gun.
So, ayan, ganyan ko lang siya minimix. Mga 3 to 5 minutes bago ko siya i-heat gun para tanggalin yung mga bubbles. Dapat kasi wala na siyang white streak doon sa mix nyo. Dapat super clear na siya para pwede na siyang ilagay doon sa mold. So, ayan, nakikita nyo dahil mabilis, sobrang dami niyang bubbles. So, yun yung minsan problem ko kapag nagmi-mix ako. Dahil, alam nyo naman, nakakainip, di ba, mag-mix. Naintindihan nyo ako, di ba? And then, i-ready ko na yung heat gun ko. Super helpful ng heat gun sa akin kasi tinatanggal niya yung bubbles doon sa pagbilis ng mix ko. Yung iba ginagawa nila, nilalagay nila sa warm water yung mix nila and then tumataas na yung bubbles, so nawawala din siya. Kung wala kayong heat gun, ganun na lang yung gawin nyo. Pwede din naman yun. Next will be the foil. Ang ginagamit ko ngayon is rose gold na foil. So meron siyang white paper para hindi dumikit yung foil sa kung saan. And kunin nyo lang yung stirrer nyo, tapos ganyan nyo siya kunin doon sa paper para hindi kumalat yung pagkakuha nyo ng foil. And then, lagay nyo na siya doon sa mix nyo. Isama nyo na siya. Kahit small portion lang nung foil or flakes nang kunin nyo is maraming na siyang magagawa. Kasi kapag iniikot mo siya doon sa mix mo is nagkakaroon siya ng mga maliliit na pieces. So ayun, dumadami na siyang tignan kapag ilalagay mo na siya doon sa mold mo. So ikot lang ng ikot hanggang mahalo sila at kung ano yung desired na dami or konti ng flakes ninyo, pwede naman na kayo mag-stop. Tapos, pwede nyo na itong i-pour sa inyong mga molds. Bali ako, yung technique ko is konti muna yung nilalagay ko sa mga molds. Parang first layer niya, ganun. So, sa kung saan mold ko siya gagawin, yun na muna yung lalagyan ko. As in, paunti-unti and then later on, i-spread ko nun siya. At syempre, para mas maging elegant tignan yung product ninyo, lalagyan natin sila ng dried flowers. So ako is hindi pressed yung ginagamit ko. So ang ginagawa ko, pinepress ko na lang sila. Hinahayaan ko silang ganyan yung itsura nila. And ipepress ko lang sila sa kamay ko. So medyo pumapayat naman sila tignan. Mas gusto ko kasi silang nakalagay na ganyan kaysa doon sa pressed flowers at saka mas mura kasi to kumpara doon sa pressed na flowers. So kayo na lang yung mag-press kung gusto nyo ng mas murang gamit, diba? Tapos spread nyo lang yun hanggang mapuno lang yung mga spaces. At kung may mga bubbles, i-heat gun nyo lang to para matanggal tulad ng ginagawa ko. And then, add lang kayo ng another layer. So, mag-mix kayo ulit, katulad nung kanina, 2:1. Tapos, dapat walang bubbles, mabagal, naka-speed lang to kaya parang mabilis. Once done sa second layer, yan, kupunuin nyo lang sila ng mga dried flowers at mga foil hanggang maging parang buo na sila tignan. And then, lagyan nyo na sila ng mga gold clips. So, yan yung itsura nila. Bali ganito yung itsura nila once nalagyan nyo na lahat ng mga gold na clip. So, kailangan nyo lang silang i-maintain ng ganun hanggang bukas. Usually, 14 to 24 hours siya ini-stay bago i-demold. So, dapat matigas muna siya bago nyo tanggalin. So, ipopost ko na lang sa TikTok yung final product. And sa Instagram ko, which is Burikeini. And also sa Shopee kapag ready na siya ibenta. Thanks guys for watching. And gagawa ako ulit ng another video para sa ibang mga mold. So let me know sa comment box sa baba kung ano pa yung mga gusto nyong gawin natin. So sana nag-enjoy kayo at marami kayong natutunan sa paggawa ko ng hair clip using the resin. Thank you guys! Bye!